Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Eva. And for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako natulungan itong ovulation tester strip sa aking pagkabuntis last year. Di ba na-mention ko sa mga previous kong video na meron akong PCOS, pero naging okay na siya. Pero kahit wala na po akong PCOS based sa result, dahil nga nag-healthy living na ako, nag-exercise, nag-diet, so naging okay na talaga yung aking ovaries. Pero hindi pa rin ganun ka-regular ang aking menstruation. Umaabot pa rin siya ng 40 days, 45 days, pero at least hindi na kagaya dati na umaabot ng 3 to 5 months bago ako nireregla. Gusto kong i-share sa inyo ang videong to guys, lalo na sa mga kababaihan na may irregular menstruation. Kasi di ba dapat pag nagregla tayo monthly. So ibig sabihin pag monthly tayo nagregla, monthly din tayo nag-o-ovulate or nangingitlog. So monthly tayo merong chance na mabuntis. So ano ba ang ovulation or pangingitlog? Ovulation is the process in which matured egg is released from the ovary to fallopian tube. Tapos mag-i-stay siya sa fallopian tube ng maximum 24 hours. Ganun po kahirap, lalo na kapag irregular ang ating menstruation. Isang araw lang yun mag-stay. So kung hindi kayo nag-do or hindi kayo naka-timing, so wala na. Next month na naman ang chance na makabuo. So how much more na lang para sa mga kababaihan na every 2 months, every 3 months, every 4 months, every 5 months bago nireregla. So ibig sabihin, once lang din sila nangitlog sa mga buwan na yun. Tapos hindi mo pa alam, hindi ka pa maka-timing. Kaya yun talaga, matagal nakakabuo. Kahit nakakabuo naman, pero ang hirap makatiming. Next, ano naman itong ovulation test strip or ovulation tester? Ito guys, ay same lang sila ng pregnancy test. Pero sa pregnancy test kasi, ang mini-measure is yung HCG, yung hormones kapag nagbuntis ang isang babae. So yung tinatawag na HCG. So sa ovulation naman guys, ang hormone na tumataas ay ang LH hormones or luteinizing hormone. Ito yung mini-measure ng ating ovulation test. So ito ang kanyang mukha. Nabibili ito siya sa pharmacy, meron din sa Shopee, pero sa Shopee ako bumibili guys kasi nga mas mura and nakaka-save ako. Tapos nag-work naman siya kasi nga sa pharmacy medyo mahal, yung isa nasa 70 plus to 100 pesos, tapos isang gamitan lang. Okay, so ganito po ang kanyang hitsura. Same lang talaga sila ng pregnancy test, pero ang nakalagay dito ay LH, luteinizing hormone, samantalang sa pregnancy test ay HCG. So sa pagbili ko nito guys, is meron na siyang cups, ganyan. So kagaya lang sa paggamit ng pregnancy test, of course. Tapos meron lang din tayo ditong max level kung saan hanggang dyan lang po i-ano natin yung urine. So ito yung cup, tapos syempre gamit ang ihi, so maglagay tayo ng ihi dito, tapos iti-test natin siya. So meron siyang instruction sa likod guys na read the result within 10 minutes. Ayan siya. Basta same-same lang ng pregnancy test. Ang kaibahan lang, ang babantayan nyo lang, kasi sa pregnancy test, di ba guys, pag merong faint line na second line, is possible talaga na positive siya. Kasi dapat, kung negative, isang line lang talaga, yung control line lang talaga ang lalabas. Pero take note po, dito sa ating ovulation test, kung titingnan natin siya, ayan, normal lang talaga na merong lumalabas na lines na dalawa. Minsan, wala talaga. Minsan, isa lang yung control line lang, guys. Which is normal lang siya kasi meron naman tayong LH hormones talaga sa body naturally. Pero kung nag-ovulate tayo, tumataas talaga siya. Kaya, malalaman natin kung nag-positive tayo, nag-ovulate tayo, kung mas kakapal ang pangalawang linya compare sa unang linya. Or pwede din kayong mag-try kapag same sila kakapal, silang dalawa. Pero ako, yung tinry ko talaga is dapat yung second line na lalabas is mas darker compare sa control line. Yun po ang inyong babantayan. Actually guys, nakapagamit na ako before ng ovulation tester nung umaabot pa ng 3 to 4 months ang aking menstruation. Pero nga minsan, tinatamad or nakakalimutan, kaya hindi talaga ako naging consistent sa paggamit daily. So hindi ako nakabuo nung mga araw na yon, nung taon na yon. So nung medyo naging normal na ang aking menstruation, ano na lang siya, mga like 30 days, 35 days, 40 days, 45 days. So hindi na ako masyadong tinatamad kasi hindi mahaba yung waiting time ko. Kaya meron akong monitoring na ginawa last year. So ito po o, araw-araw, minsan nagtitest ako ng morning, minsan hapon. Kasi nga pag morning,
Negative pa siya pagkahapon pala mga alas 3, alas 4, nag-positive na siya. Dapat mas dark talaga yung second line compare sa control line. Ibig sabihin yan, positive talaga siya. So, nag-try ako nito, nag-ovulate ako nito. Ito yung araw na nakabuo ako, guys. Mga alas 3 or alas 4, ako nag-test nito. Meron pala akong AM and meron din akong PM. So, that day talaga ako nakabuo kasi na-monitor ko siya. Mag-test kayo sa morning mga 10 a.m. sabi ng OB. Huwag daw like yung first ihi sa umaga. Para sure mga 10 a.m. yung 10 or 9 a.m. mga pangalawang ihi daw sa umaga. Ayan. Tapos sa mga nagtatanong naman kung buntis ba ako ngayon, unfortunately, nakunan po ako. So, ibang case na naman yun siya. So, ang topic natin ngayon kung paano makabuo, paano natin matiming na successfully mag-meet si egg cell and sperm cell. Pero of course, guys, bago tayo gagamit ng ovulation tester, para naman hindi tayo tatama rin sa kakahintay at hindi tayo mapagod sa ka-test araw-araw sa buong buwan, sa buong 2 months, sa buong 3 months, aalamin muna natin kung ano yung ating cycle. Ang pinaka-normal talaga na cycle is nasa 28 to 30. Yun yung usual na kapag normal ang menstruation mo. So, ang pag-o-ovulate talaga, pag normal ang cycle mo ng menstruation, it is 14 days after your day 1 menstruation. Kunyari, ikaw ay nagrigla ng March 1. So, possible niyan, mag-ovulate ka sa March 14. Okay? So, mag-start ka mag-count doon sa day 1 ng menstruation mo. Tapos, hanggang sa 14th day, doon ka talaga 99% or 100% na mangingitlog. Pero hindi masyadong problema kapag regular ang menstruation. Parang no need mo ng mag-ovulation test. Pero yung iba kasi, kahit normal yung cycle nila, hindi sila fixed na sa 14th day sila nangingitlog kasi pwede kang mangitlog starting sa 11th day, sa 12th, sa 13th, sa 14th, pwede ding sa 15th. Based lang yan sa mga nabasa ko and sa mga research ko and sa personal experience ko. After menstruation, kung gusto mo talaga, para sure talaga, on the 11th day, 11th, 12th, 13th, 14th, dyan po kayo mag-start na gagawa. Pwede ka naman gagawa sa 11th. Pwede ka sa 13, pwede ka din sa 14, pwede din sa 11, pwede din sa 14. Kasi nga, ang sperm naman ay tumatagal sa loob ng babae ng mga 3 days or 3 to 5 days. So, example naman, ang cycle mo is 30 days. So, possible niyan, ang ovulation day mo is nasa 16. Kasi usually niyan, guys, pag nag-ovulate ka, kunyari, nangitlog ka sa 16, tapos hindi ka nakabuo, in 14 days, malalagas yan siya. Yun yung menstruation na. Yun yung magre-regla na tayo. Kaya kunyari, hala, niregla ako today, day 1. Tapos, it means hindi ka nakabuo. So, ibig sabihin yan, 14 days ago, nangitlog ka, hindi mo nabantayan or hindi talaga kayo nakabuo. Ganyan siya. Kung 60 days naman, guys, possible niyan, mag-o-ovulate ka sa ika-46 day. Kung halimbawa, ha, 60 days ang cycle mo, possible niyan, mag-ovulate ka talaga sa 46th day. Makita mo dito sa aking ovulation, ayan ang dami. Halos, ito yung mga time kasi na na umaabot pa siya ng 45 days. Kahit na kasi nawala na akong PCOS, may mga times pa rin na minsan hindi ako dinadatnan. Pero hindi na gaya dati na tag 3 to 4 months. So, ang ginawa ko dito is araw-araw talaga ako sa loob ng, ayan, sa loob ng isang buwan. Para mahuli ko talaga siya. May mga nagsasabi na hindi naman ganyan ang pag-count kasi nga ano lang yan, ma-count mo lang kasi yan kapag ang cycle mo, yung 14 days is, ano siya, tawag niyan, 28 days. Yun nga, kasi ang ano mo kasi, ang ovulation is nangyayari siya 14 days bago ang yung menstruation. Pero kung 28 days ka naman, pwede mo siyang tawagin na 14 days after your day 1 menstruation. Disclaimer lang pala ha, ang lahat ng sinasabi ko dito ay based sa aking experience, sa aking research, sa mga explanation ng doktor, ng OB na pinapakinggan ko. Kasi nga, mas mabuti talagang meron tayong knowledge guys para hindi tayo masyadong mahirapan. So, pwede din naman kayong mag-share sa baba kung ano yung mga experience nyo sa ovulation tester. Take note lang din ha, na kahit nakaka-timing tayo kasi nga gumagamit na tayo ng ovulation tester, may mga times pa rin na hindi siya nabubuo kahit nga gumawa kayo sa araw na yon kasi naka-timing kayo. Kasi minsan, iba yung kondisyon ng matres, hindi naman tayo same ng kondisyon ng matres, may mga araw na stress tayo, so possible hindi siya mabubuo or may mga ibang underlying cause. Pero at least, malaking tulong na rin siya guys. Kasi nga alam nyo kung kailan talaga kayo magsumikap
dahil nahuli nyo kung kailan ka nang itlog. That's all for today's video, guys. I hope na meron kayong natutunan kahit papano. You can comment below if meron kayong katanungan about sa videong to. And pwede din kayong mag-share sa mga experience nyo if you have experience about ovulation tester. Thank you so much for watching and please do not forget to click like and subscribe to my YouTube channel upang gaganahan naman akong mag-upload ng mga informative video. See you in my next vlog. Bye!